Ladies, ito ay para sa inyong kaalaman, lalong-lalo na sa mga may mga asawa na or sa mga may karelasyon na. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Ang mga lalaking may asawa ba? Ang mga lalaking may karelasyon ba? Ay, nagsasariling sikap pa rin ba? So ladies, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So siguro sa mga kababaihan, naisip nyo rin siguro kung yung partner ninyo ba ay nagjajak pa rin siya or nagsasariling sikap pa rin ba siya? So eto, alamin natin ang mga dahilan. Number one, eto, yung naging habit na nakasanayan na niya ang gawain na yan. So, with or without a partner, ay ginagawa pa rin niya yung si Jack. Cool, okay? Cool na cool si Jack. Oh, di ba? So ladies, ang mga lalaki talaga, kahit may mga asawa yan, ay ginagawa pa rin ang bagay na yan, okay? So isang dahilan yan ay habit na niya yan. Nakasanayan na niya. Naging routine na niya yan sa araw-araw or kapag wala siyang ginagawa. So alam nyo, ang mga kalalakihan, kapag idle siya, walang ginagawa, ayun na, medyo sinasapian na yan ng kung ano-anong mga elemento dyan. Kaya nagagawa niya ang bagay na yan. Okay? So, ladies, number two, ito yung boredom or ito yung boring. Nabobore na siya. Wala siyang ginagawa. Kaya naiisipan na niyang gawin ang bagay na yan. So, aside from habit na niya, ay kapag sinusumpong na yan ng katamaran, wala nang magawa, ayun na. Sa halip na siya ay maburyong, edi gawin na niya yung kanyang ginagawang expertise sa buhay, okay? Yung kanyang magjajak, cool, okay? Talagang kapag ang lalaki ay buraot na, bored na bored na, wala siyang magawa, ayun na ang kanyang ginagawa. So hindi ko nilalahat ha, pero karamihan. Yan ang dahilan. So ladies, kapag kayo ay may karelasyon na, dapat gawin yung busy ng inyong partner para hindi lang yon ang kanyang ginagawa. Okay? So ayan po ang number two. Number three, ito yung stress or tension relief. Oh, totoo yan. Okay? Alam nyo, kapag ang lalaki ay maraming mga problema, marami siyang stress na pinagdadaanan. Ayan ay nananahimik, nagkukulong, nag-iisip, hindi mapakali. Kaya minsan, talagang ginagawa na ang bagay na ito para at least man lang maibsan yung kanyang stress na nararamdaman. Kapag ginagawa ang bagay na ito, ay talagang masarap yung ating nararamdaman after nagawin natin ang bagay na yan. Minsan, inaantok ka, nakakatulog ka dahil talagang yung relief na nangyari pagkatapos ng ginawa mo ay talaga namang sulit na sulit, di ba? Nakaka-relax ka. For the meantime, ay medyo yung stress mo ay napapawi. Yung tension na nararamdaman mo ay nababawasan. So, yan ang ginagawa ng ilang kalalakihan para ma-relieve sa mga ganyang mga nararamdaman sa sarili, sa katawan, sa mga bumabagabag sa kanya. So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung personal preference. Kahit meron na siyang partner or asawa, ginagawa pa rin niya kasi gusto niya. Preference niya yun, kagustuhan niya yun. So, hindi ko nilalahat ang mga kalalakihan na preference. Pero marami ang ganito, okay? Siguro gusto lang nilang gawin dahil ayun na, kung ano-ano na yung naiisip nila, kung ano yung napanood nila na na-stimulate
yung kanilang nararamdaman, kaya ginagawa niya ang bagay na yan. Yung si Jack. Cool. Cool na cool si Jack. Okay? So, ladies, ayan po ang number 4. Number 5, magkalayo sila. Madalas ito ay sa mga LDR, okay? So, literal na talagang wala na talagang S. So, paano na niya ma-achieve yung physical na pangangailangan ng katawan? Na-achieve niya yan sa pamamagitan ng cool Jack. Jack, cool, okay? No choice na siya, di ba? So, hanggang ganun na lang para at least nagiging faithful pa siya doon sa kanyang partner, di ba? Dinadaan na lang niya sa kanyang sariling sikap, sa kanyang sariling sipag. Nagsisipag siya para hindi na siya makagawa ng hindi maganda. Masipag sa pag-jack. So ladies, kapag LDR ay talagang no choice na kundi gawin ang bagay na yan. Number 5. Number 6. Mga pantasya ng partner mo. Nagagawa niya yan dahil talaga namang magaling siyang mag-isip. Talagang malikot ang kanyang isipan pagdating sa ganyang bagay. Siyempre, kapag ganyan yung mga iniisip niya, sigurado na sinasaniban na siya ng kakaibang kung anuman yun at nagagawa niya yung pag-jack. Cool. So, yung bagay na yan, walang masama dyan, okay? Normal talaga yan eh. Minsan, mas maganda pa nga kung sa mga kalalakihan ay kapag hindi naman kayo regular na nakakapag-S ng partner nyo, ito na yung alternative para mas maging healthy ang pagkalalaki mo. Okay? Kung regular, mas maganda. Araw-araw, okay na okay. Di ba? Kung malikot ang iyong isipan, marami kang pantasya, go, gawin mo. Very good yan. Okay? Basta, syempre, nasa isang pribadong lugar na ginagawa ang bagay na yan. Number 6. Number 7. Pag-iwas sa tukso. So, alam nyo, kapag talagang nag-build up na yung tension sa katawan ng lalaki dahil hindi na siya napapagbigyan, hindi na siya nakakaranas ng S, baka kung ano-ano na ang isipin niya, di ba? Sa halip na hindi niya maisip ang bagay na yun, nakakapag-isip na siya na magloko dahil sa kawalan ng S. Kaya sa halip na magloko siya, ay, yun na lang ang kanyang gagawin para iwas tukso, iwas panluloko sa kanyang partner. Ang mga lalaki, talagang kapag lagi mong kinatanggihan yan, hindi mo siya napapagbigyan, nako, napakataas ang chances na magloko yan. Okay? Eh, paano na? Kapag hindi rin siya mahilig sa jack, okay? Yo, delikado. Pero kapag ginagawa niya ang bagay na yan, at least mapapalayo siya sa tukso. Kasi kapag nai-release na niya yung tension na nararamdaman niya sa bagay na yan, nakaka-relax na ulit yan, di ba? Hindi na niya ulit naiisip yung bagay na yan, okay? So, ayan po, ang number 7. Number 8. Ito yung hormonal fluctuations. May mga times na tumataas yung testosterone levels ng lalaki, kaya yun, nakakaramdam siya ng sobra-sobrang pagkagusto sa ganyan, sa S. Eh, paano kapag hindi available yung partner, kaya dun na niya nagagawa yung pag-jack. Cool. Meron talagang araw na may ganyan na pakiramdam ang isang lalaki. Katulad din yan ng mga kababaihan. May mga araw na bigla na lang na parang gustong-gusto mo ang bagay na yon, di ba? Ganon din sa mga kalalakihan. So, ayan po ang number 8. Number 9, dahil sa mga kung ano-anong pinapanood, lalo na sa social media, or yung mga material na sobrang talagang nakakaapekto sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang nararamdaman, okay? Kapag nanonood ng mga ganyang material, sigurado, after that, ay gagawa na siya ng mga bagay na tulad ng si Jack, di ba?
Jack Cool. Okay? So, para yung init ay maibsan at maging cool siya, ayun na ang kanyang gagawin. Number 9. So, ayan po ang ilan sa mga maraming dahilan kung bakit ang lalaking may asawa, may karelasyon, ay nagagawa pa rin ang pagsasarili. Okay? So, ladies, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.